Tila hindi tumutigil sa pagpaparinig ang comedian TV host na si Joey De Leon laban sa Television and Production Exponents Incorporated or TAPE, ang producer ng Itbulaga na dati nilang kasama. Sa mga nabalitang lumabas nitong nakaraang linggo, nirenew na ng Intellectual Property Office of the Philippines ang rehistro ng TAPE para sa trademark ng Itbulaga. Ayon sa legal team ng TAPE, mananatiling owner ng pangalang Itbulaga, EB, at ang logo nito ang TAPE hanggang sa susunod na 10 taon o hanggang June 2033. Kaya naman hindi napigilan ni Joey De Leon na tila mag-react. Patatanda ang ginawan din ni Joey ng paraan na makuha ang titulo ng noontime show dahil siya naman daw talaga ang bumuo at nakaisip ng pangalang Itbulaga simula pa noong 1979. Pati ang mga fans ay sang-ayon din dito. Kahapon ay nag-post si Joey sa kanyang social media, August 6 naglabas ng tila banat laban sa TAPE. Ayon sa kanya, hindi masamang magsaya kung tama ang dahilan. Hindi masayang magbunyi kung wala kang nilalamangan. Creator. Patama ni Joey sa post niya sa X or dating Twitter na nilagdaan niya as creator. Hindi man tuwirang sinabi ni Joey ang pangalan o grupo, alam ng mga netizens kung sino ang tinutukoy nito. Matatanda ang noong August 5 ay tila nagparinig din si Joey at sinabing kahit marinew ng TAPE ang trademark ng Itbulaga sa susunod na 10 taon ay 10 taon di umano na uulan ang bashing sa nasabing noontime show. Renewal versus numeral. 10 more years of EB, everyday bashing, happy, basta ako, I'm still with EB, not that EB, with Ellen and Barbie. Ito ang kanyang pinost. May 31, 2023 nang biglang nagpaalam si na Tito Vic, Joey at ang Double Cut sa TAPE matapos ang irreconcilable issues sa pagitan nila at ng TAPE na kung saan ay nagkaroon nga ng bagong management sa pangungunang ngayon ng mga anak ni Romeo Halusot. Samantala napapanood din ng Itbulaga sa GMA7 at may show naman ng TVJ at Double Cut sa TV5 ang EAT. Nagsampa rin ng unfair competition and copyright infringement charges sina Tito Vic and Joey sa korte laban sa TAPE at maging sa GMA Network dahil sa pagpapalabas ng ilang replay episodes ng Itbulaga matapos umalis ng mga original host ng show. Wala na pong masasabi niyo sa story na ito.